And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewish, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. Sabay-sabay. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, "Go thy way for this time. When I have a convenient season, I will call for thee." Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, ang sundo namin. Kwento, Panginoon, yung lingkod si Paul, we pray na matuto kami sa kanyang patotoo, sa kanyang katapangan, katalinuhan, tiwala at pananampalataya sa inyo. We pray na kayo po'y kilo sa amin at sa lahat niyo po ang gawa ng kaaway. Salamat po, Lord, sa baylang namin. May malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay. Okay, gulang na sa upuan. Dami pa dyan. Okay, good afternoon po sa lahat. Dito po tayo sa Acts 24 pa rin. So last week ay nag-umpisa na yung depensa. Actually, nagharap-harapan na kay Governor Felix. So, makinig lang. Sugas nang dudukot ng bait lang. Maghiwalay nga kayo. Gusto mo, palabasin ko kayo. Pakikutosan na lang ba pag ano? Makulit. Nakita nyo ba? Ina na talaga? Sige. Palabasin natin yan pag kayo din. Ito naman, dal-dal naman. Akampi ba kayo ng Diyos o kalaban? Sana akampi. Pero sabi nga sa inyo, si Judas, kasama nila, sumasama rin sa kanila eh. Alala nyo ba yung kwento na yun? Alam nyo ba yun? Kilala si Judas? Sa atin minsan may ganun eh. Judas ka ba? Makulit lang. Alisin mo na yung kulit mo. Okay. Mainit tayo, no? Pati sermon, mainit. Okay. So, nasa na ba ako? So, si Paul ay inuusig nga. Nagulpi na siya. Nakat siya ginulpi. Masawa ba siyang tao? Hindi, dahil mabuti siyang tao. Pero mga masamang tao galit sa mabuting tao. Alam nyo ba yun? So, kaya mag-iingat tayo. Kaya iba ayaw magpakabutin. May mga nang-aasal ba sa inyo? Eh, si ano? Si Geraldine pa, church-church na yan. May nang-aasal ba sa inyo ganun? Ha? Wala pa? Mga kasi matapang eh. Sino may nang-aasal sa inyo ganun? Siya yung nangasaw? Si ikaw, bad? Yung nangasaw ba sa'yo? Hindi pa tumember itong mga to eh. Mga guest lang natin yan, okay? Sa'yo, bad? May nangasaw na ba? May naghamo na nga sa'yo suntukan, di ba? Sa akin, naranasan ko din yun. Wala pa akong ginagawa na, nabalitaan lang na siyempre, Kristiyano to. Minsan, tingin sa'yo, mayabang pa. No? So, ganun ang tingin nila kay Paul. Kung naalala nyo pa, pumunta siya ng Jerusalem. Mamaya, sasabihin niya nga sa lisa sa dito yung ginawa niya. Kasi ay, may mga anak kasi ng demonyo, kalaban ng Diyos yan eh. So, alam nila si Paul ay anak ng Diyos, lingkod ng Diyos. Galit sila dun. So, ang ginawa nila, nagsinungaling sila. Para magalit yung mga tao kay Paul. Tapos yun na nga, buti na lang, meron doon mga sundalo, pinutol yung kaguluhan, tapos kinuha si Paul, nakapag-speech siya doon, munti ka naman siya magulpe. And then, kinuha siya doon, di ba? Dinala siya nga dito nga kay Felix, para hindi siya magulpe, kasi talagang matindi na yung accusation sa kanya. At hindi pinursuto ng mga Hudyo, hindi ibig sabihin, hindi siya pinabayaan lang doon. No? Talagang gusto siyang patayin, naalala niyo, last week, tsaka last week, talagang pinagpaplanuhan siya. Pag siya ay dumaan lang dito, saksakin na natin. Ilan yon yung gustong pumatay sa kanya? Kinakalala? Ilan? 40. Ang dami nun, di ba? Kaya yung nagbantay sa kanya, ilan? Sige nga. Basta marami. 200 spearmen ba yon?
Basta marami. Pati may mga horsemen pa, dinala siya sa Caesarea. Medyo malayo yun. Tapos sumunod dun yung mga kalaban niya. Akusahan siya sa governor. So, last week, andun yung si Tertullus. Naalala niyo pa yun? Huwag niyo papangalanan yung anak niya ng ganyan, ha? So, sinungaling to. Sabi dito, may sinabi ba dito si, ano? Hindi ko maalala, pero parang, hindi, wala naman. Hindi naman sinabing, ano to, anak ng demonyo, no? Pero, sinungaling to, binayaran siya para magsinungaling at mag, parang orator. Ibig sabihin ito, talagang, magaling siya magsalita. Nakakita na ba kayo magaling magsalita? Si Pastor, magaling mo magsalita? Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako pinapansin kahit saan, eh. Kayo lang pumapansin sa akin. Kasi may pagkabulol ako, napansin nyo ba? Kasi nung bata po ako, ano, parang ganyan, si Rachel, ganyan lang ako. Nahihiyain ako. Hindi ako masyadong kasalita. Yan ay paglaro naman ako. Pero talaga mayroon akong problema sa pagsasalita. Ngayon lang ako nasasanay kasi nabigyan ako pagkakataon na magturo. So, okay naman pala. Anyway, ano pa nangyari? So, inakusahan siya. Kung dito kayo last week, puro kasinungalingan. Sinabi sa kanya, ang ganda nung last week natin eh. Medyo lumalim tayo. Pero, nagdepensa si Paul. Hindi natin natapos. Yan pa yung mga akusasyon sa kanya. Mga pestilent fellow. Ibig sabihin, ano to? Football maker to. Okay? Tapos dapat to, mamatay. Ha? Ano nangyari? Kaya mo lang. Wala naman nanonood dyan. Okay. Minsan, yung tatay nila. Saan ba tayo? Yan. So, gusto na siyang patayin, no? Pero wala siyang ginawang masama. Okay? Tapos nakita rin natin last week yung pambubola. Nakita niyo yun? Pambubola kasi gusto niya paboran sila yung gusto nila mangyari, which is mahusgahan si Paul. So, huwag kayong ganun. Amen? Pag kailangan nyo magsinungaling, kahit kanino, para ako sana ibang tao, kabahan kayo. Wala kayo sa tama. Amen? Pero dito, magdedepensa si... magdedepensa dito, simula dito, si Paul naman, no? So, natuwa si Paul. May maganda rin yung magaling din magsalita si Paul. Pero ang ginamit niya, katotohanan. Hindi siya ng bola. Sinabi niya lang isa-isa yung detalye bakit siya napunta sa ganung kalagayan, nagulpi siya. Okay? So, di natin natapos yun. Natapos lang tayo dito. Sinabi niya, nasa sinagog siya. Hindi naman siya nangaaway. Wala siyang ini-insight na gulo. Okay? Sabi dito, ni itong mga to, wala nga mapatunayang ginawa akong masama. Kasi pag kung ikaw may akusasyon ka sa isang tao, ano yung una mong ipepresent, di ba? May katunayan ka agad eh. Ito, ginulpi ako nito. Nasaan ang ano, saan? Sinapak ako niya sa kaliwa at sinugatan ako. Sinaksak ako niyan. Nasaan? Patingin nga. Wala na po, gumaling na po eh. Kala ko kanina lang 'yun. Di ba? Lahat ng gagawin mo, kaya huwag kang sinungaling. Yung mga nag-iimbestiga diyan, magaling din 'yan unless mabayaran. So, huwag kayong sinungaling. Lalo pag nag-aakusa kayo sa ibang tao, masama yan. Tama ba? Magbibintang ka ba ng isang tao? Kunwari, ano? Ano bang, ano, ninakawang ka? Pag napatunayan yun, yung isang tao, makukulong. Eh kung di totoo yun, di nakulong siya ng walang laban-laban, di ba? So, mag-iingat kayo sa mga sinasabi nyo. Ito, feeling ko, sanay na magsinungaling dito. So, kayo ba, sanay na kayo magsinungaling? O nagsasanay pa lang? Huwag kayong magsasanay. Matindi. Ay, may naniniwala kasi sa akin pag nagsinungaling ako eh. Even worse, di ba? Pag gumaling kang magsinungaling, tuloy-tuloy na yan. Eh, basta hindi ako makakabenta. Nagbebenta ako ng ano eh. Kailangan sabihin ko, maganda yung produkto ko. Siyempre, pero hindi mo kailangan sabihin, ano, huwag may pangako yung langit at lupa. Sa amin, minsan, ganun eh. Sa IT, ganun, pag ano, ay, kaya mong gawin yan lahat. Hindi naman siya yung gumawa. Di ba? Kahit saan. So, huwag kayong ganun. Anyway.
So, kasi sabi ni Paul, ginagabayan niya itong mga mag-uusga sa kanya. Sandali, ano ba napatunayan nila? Wala naman. Puro bintang lang sila. Puro bintang, name calling, okay? Ngayon, si, kaya last week, sabi natin, si Paul ay talagang diretso lang siya. Sinabi niya kung ano yung ginawa niya doon. Okay, ako ay pumunta dito, sasamba ako sa Diyos. At yung mga pinipreach ko, wala namang bago dito. Kaya tayo mga Baptist, wala tayong tinatago, amen? Alam nyo ba yung mga momo, may tinatago yung ano, hindi nila sasabihin una sa iyo na naniniwala sila na pwede sila maging Diyos. Alam nyo ba yun? Pwede ka bang maging Diyos? Tao ka lang eh. Pero yung mga momo, kaysa pag matapat daw sila, pwede sila maging Diyos. At magiging Diyos sila ng sarili nilang mundo. Yung mga ganong turo yan. Hindi na din na yun. Mayroon akong kilalang ganyan eh. Pero tinatago nila yon kung hindi pa sinabi ng ibang tao, ng mga dating Mormon, kung hindi sinabi at sinabi sa ibang sa public, no, hindi pa natin alaman. Okay? So, ganyan yung mga yan. Yung Catholic, may tinatago ba yung Catholic? Madami. Pero actually, kakaibang magtago yan. Sabi nila, actually ngayon, hayag na rin sila ngayon. Hayag na rin. Pero sabi ko nga sa inyo, paano sila pumipili ng Pope? Secret. Paano sila pumipili ng pari? Secret. Hindi basta-basta yun. Kasi nga, malaking pera yun eh. Parang mas matindi pa yun sa position sa gobyerno eh. Sila, forever sila dun eh. Gobyerno, pwede matalo, di ba? So tayo, wala tayong tinatago. Kung ano yung nasa Bible, yun ang didepensahan natin. So ganun din si Paul. Kaya sinasabi niya ngayon, in favor sa kanya yun. Bakit? Kasi nga, paano, anong iaakusa mo sa akin? Matagal naman yung pinipreach ko, matagal na nakasulat dito. Nakita niyo ba yung idea doon? Yung logic? Mga, bastong, sabi mo, si Kristo, pumunta sa impyerno. Ito yung sinabi sa Bible, tingnan mo, masahin mo sa ganyan. O, sinong nagasabing ng mali ngayon, di ba? Matagal na nakasulat yan eh. Yun ang another tip ko sa inyo, yan, sa iglesia ni Manalo na naman, di ba? Naging active daw dun sa inyo eh. Sabi ko lagi sa inyo, tatanong, anong sasabihin nyo? Si Kristo ba tao Diyos? Takot na yun. Kasi tinatago nila, hindi masyado nila kaso kilalang kilala sila dyan. Kasi nga, malayo sa Bible yun. Matagal na panahon bago may magturo ulit yan, sila lang ulit sa 1914. Ah, 19, ano ba sila? 1904? 1914? 1904. Hindi, 1904 ba? Basta, yun. Nung nagkaroon ng iglesia ni Manalo, biglang tinuro nila si Kristo tao lang. So kaya medyo hindi nila yan fino-forward. Hindi nila yan masyadong... Pero kilala na rin natin. Kaya nga, hinawanin nga natin lahat ng tao. Amen? Amen. Hindi kayo maloko kasi sabi, mayaman kami. Pambira, basic na basic, di kayo tama. Diba? So yung gusto kong sabihin dito, sabi niya, believing all things that are written in the law and in the prophets, wala akong tinurong mali. Wala akong tinurong hindi bago. Okay? Sorry, hindi. Wala akong tinuturong bago. Yung sinasabi ni Paul, lahat siya, nandyan na. So ganun din tayo dapat. Pag may tinuro sa inyong bago, mag-isip-isip kayo. Nasa Bible ba yan? Hindi, inimbento lang ni ano yan, ni pastor ganyan. Ha? Anong special sa kanya? Di ba? Actually, mayroon ganyan sa Baptist eh. Yung congressman. Anyway, I have hope toward God, which they themselves also allow. Ito na tayo mag-start ulit, ha? That there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. Okay, sa Tagalog, ang tinipris lang naman ni Paul, yung sinabi sa Bible, na meron daw later na resurrection of the dead. Niniwala ba kayo mabuhay kayo magmuli? Pag namatay kayo? Sino ligtas na dito? Okay? Pag ligtas ka, hindi ka pupunta sa impyerno, sa langit ka. Yun sinasabi ni Paul. Anong bago doon? Matagal na sinabi yan ni Daniel. Okay, si Daniel, kilala mo si Daniel? Nasa ano pa lang kasi tayo sa pagbabasa, di ba? Nasa na tayo? Kings. First Kings. Later, nasa Second Samuel. Okay, Second Samuel. Okay, wala pa tayo kay Solomon. So,
Matagal na nakasulat yun. So, bakit ngayon kina-question si Paul? Kung may problema siya sinasabi ni Paul, di una sa lahat, wala dapat gulpihan, di ba? Kung may tinuturo siyang, di ka agree, di sabihin mo, hindi ako agree dyan. Tulad ginagawa natin, di tayo pupunta sa Catholic, tapos mambabasag tayo ng ribulto. Hindi ganun. Sabihin lang natin sa mga taong gusto makinig sa atin, ganito yung mali nila, ganito yung tama nila, ganito yung tama natin, ano yung dapat, bakit kayo dapat dito. Una, dapat maligtas muna kayo lang ang message natin madalas, di ba? Kasi ayoko din kausap ng mga taong di ligtas. Hindi pwedeng turuan ng Bible yan, di pareho kayo nagsayang ng oras. So, pag ligtas na yan, saka mo palang tuturuan yan ng ibang bagay. So, pero ba't itong mga to gustong patayin si Paul? So, kasi nga, mga anak ng demonyo yung mga leader doon. Anyway. So, herein I do exercise myself to have always conscience void of offense toward God and toward man. Napakaganda. No? Sa Tagalog, sinasabi ni Paul, ako, ang ginagawa ko lang sa buhay ko ay laging sinusubukan ko na ang aking konsensya ay pag sinabing void of offense, walang kasamaan. Ayoko manakit lang ng tao, ayoko lang asal lang, di ba? Ayoko magbigay ng trouble sa ibang tao. Walang offense sa Diyos at sa tao. So napakaganda nun, di ba? Yun ang pinaka ano eh, pinaka buod niyan eh. Summary niyan. Pag tayo nang buhay sa mundo, yun ba sinasabi, basta wala akong gagambalaing tao at okay na yun, tama yun. Kaso nga minsan tayo, ba't ikaw pastor eh, ba't kinaaway may mga false teacher? Eh, kasi nga pag hindi natin yan tinuligsa, yung iba maluloko nila. Eh, mas malakas sila manloko kasi mayaman sila, marami silang platform. Kaya, tinuturo natin yung mali nila. Hindi masama yun. Amen? Kahit ikaw, kunwari, meron ka nakita dito, kunwari, matinukan tao. Tulad yan. Ay, bata ka pa. Patiktok-tiktok ka na, kunwari. Huwag kang malandi. Diba? Ganun, diba? Masama ba yun? Inaaway ako ni kuya. Tinuturoan ka lang ng tama. Diba? Kaya nag-iisot ang maikli lagi. Di ba? Lalaki naman, long hair. Bakla ka ba o ano? Di ba? Sisitahin mo. Hindi masamang sabihin ng mali yung ibang tao. Para sa kanya rin yun. Di ba, Jeff? Pag siya ay naturuan mo, eh di mas mapapabuti siya. Ganun ang ginagawa ni Paul. Ganun ang ginagawa ng lingkod ng Diyos. Pero ang ganda ng claim niya dito kasi nga sinasabi niya dito, medyo mataas yung claim niya eh. Kasi pag nakitaan lang siya ng ito, ginagawa mo nga ito eh. Diba? Eh, ganyan ka nga, sinungaling ka eh, ganyan eh. So, masisira yung mensahe niya. Pero kaya I believe, napakataas ng claim niya para sa sarili niya kasi I believe ginagawa niya talaga yun. Amen? Pag sinabi again, void of offense, talagang wala kang masasabi sa kanyang masama. Dati, yung past niya, iba yun. Iba yung past niya, nagbago na siya eh. Amen? So, tandaan niyo yun. Actually, gusto kong gawin ng title ng sermon yun eh. Void of offense. Ganda niya. Anyway. So, after many years, I came to bring alms to my nation and offerings. Kasi matagal na po siyang hindi nakabalik. Binibigyan niya yung dahilan, bakit ka nga ba sa pumunta sa Jerusalem? Naaalala niyo yung dito kayo ng mga panahon na inaral natin to, di ba sinasabihan na nga siya ng Holy Spirit, huwag ka nang pumunta doon. Sabi ng propeta, huwag ka nang pumunta doon. Alala niyo yun? Kaso gusto niyang pumunta eh. Sabi sa inyo, hindi naman niya kailangan gawin, pero ginawa niya, whatever reason, pumunta siya doon. Anyway, basically, dinedepensa niya lang yung sarili niya. So ngayon niya, sinabi niya ulit, nakita siya, tapos wala naman siyang ginagawang masama. Tapos wala naman silang masabing maling ginawa niya, pero sila ay, yan nga, hinarap siya sa council at ginulpi siya bago yun, di ba? Ngayon, ito lang, sabi niya dito, except it be for this one voice. Andaan niyo to, ha? May isang bagay na talagang kinakabwisitan itong mga audio. Yan siya sabi ni Paul. At ito daw ay, again, ito'y sinabi na sa Daniel, sa Old Testament, na may resurrection. Pero sabi ni Paul, ang alam niya, kaya siya galit na galit yung mga Hudyo sa kanya, dahil sa resurrection. Yan, sabi niya dito, touching the resurrection of the dead, I am called in question by you this day. So, natapos na dun. Okay? Hindi ko alam bakit, pero siguro, nakita ni Felix na, ay,
Alam ko na kung ano yung sabihin itong usapan ito. Alam ko na. So, kinap niya na doon. Pero ano yung summary ng ating napag-usapan? Ano yung nakita natin dito? Nag-aakusa yung kalaban, Laban kay Paul, lingkod ng Diyos, about religion. Ba't nakarating sila sa governor? Yun ang unang mali doon. Kung meron akong question ko na sa iglesia, hindi ko sila susumbong kay mayor, di ba? Kasi religious yun eh. Ang labanan dito, salita lang, turo sa Bible, persuasion sa ibang tao, soul winning, pero hindi kayo aabot dapat sa husgado. Kasi wala naman dapat dyan magbayad ng something, di ba? Wala dapat makulong dyan. So, yun ang unang point natin. Amen? Pag medyo gusto na kayong kukulong, matindi na yun. Ang second lesson doon, unga, siguraduhin nyo, paglingkod kayo ng Diyos, wala silang masasabi sa'yo hanggat maaari at least. Sa present na ginagawa mo, ha, obviously may kasalanan ka dati, natin magagawa doon eh. Kaya yung topic natin last Sunday, di ba? Forgiveness. Kasi yung iba sa atin, kaya hindi makalapit ng todo sa Diyos, iniisip nyo lagi yung kasalanan nyo. Okay, kung talaga may kasalanan kayo ngayon, di iwanan mo na. Pastor, dati na yun. Dati, kalimutan mo na. Hingi mo ng tawad. Huwag mo nang gawin ulit. Amen? Ikondina mo na yun. At tulungan mo din iba na gano'n, pero huwag mo na supportahan yun. So, malaking topic, resurrection. Dahil again, ang gospel umiikot dyan. Kung si Kristo ay hindi totoong nabuhay magmuli, walang gospel. Hindi tayo magtitipon, hindi ako mag-preach ang kaligtasan dahil walang kaligtasan. Kung hindi si Kristo ay hindi nabuhay magmuli. So kaya yan ang pinaka-focal talaga niyan at hindi mapaniwalaan ng iba na isang tao na pinatay tapos nabuhay magmuli. Okay? Pero yun ang totoo. Anyway, nung narinig nga ni Felix, sabi dito, alam niya, no? Sabi dito, having more perfect knowledge of that way. Yung sinasabing that way dyan ay yung Christianity. Okay? Alam niya yan, si Kristo, kilala niya yan. Kasi nga, yung mga governor, ano yan sa balita eh? Yung mga bagay na dapat nilang nalalaman, balitaan, sinasabi sa kanila yon. So, si Felix, alam niya yung nangyari kay Jesus, pinapatay siya doon, nagkagulo doon. Regardless kung naniniwala siya na nabuhay siya magmuli, kasi yung mga bagay na, hindi mo na yun agad di ba? Hindi mo naman na yun malalaman agad. May nagtapatuto lang na nabuhay siya magmuli. Nagtatanong, totoo ba yun o hindi? Parang kayo ngayon. Naniniwala ba kayo si Jesus na buhay magmuli? Bakit? Nakita nyo ba? Sabi sa Bible. Yun nga sinasabing by faith eh. Kaya nung finish namin sa inyo yan, salamat, naniwala kayo. At kung hindi pa kayo naniniwala, medyo ibigyan ko pa yung ibang dahilan, pero yun lang yun. Pag di kayo naniwala doon, di kayo ligtas. Pag naniwala kayo doon, ligtas kayo. So, ang ginawa niya, nabanggit ko kanina, dinifer. Pag sinabing dinifer, ano yung defer? Defer. Jamie, ano yung defer? He deferred them and said, pinagpaliban. Yan, okay? So, kasi nga, I believe, yung una dito is religious talk na yan. Hindi ko naman actually business yan. Isa yun. So, pangalawa, medyo, mamaya, sasabihin niya dito. Actually, si Felix, medyo loko-loko to. Mamaya, puntahan natin yan. So, pinagpaliban niya kasi ganito po yan. Sino dito ang gusto makulong ng isang araw? Di ba? Pag nakulong ka lang ng isang araw, talo ka na eh. So supposedly, kung nag-usga na siya dito, wala namang kinalaman ito, ba't niyo gulpihin ito? Kung matinurin ito si Felix, sinabi niya na, wala namang problema dito eh. Uwi na kayo, uwi na kayo. Huwag niyong gagalawin ito ha. Dapat tapos na eh. So, pero dinifer niya, ibig sabihin, medyo negative yung para kay Paul kasi mananatili siyang nakakulong. Okay? So, gusto kong i-relate sa atin, no? So, pag ikaw minsan, sana pag mga anak ng Diyos kayo, pabor kayo lagi sa gawain ng Diyos. Pero minsan, yung iba sa atin, hindi. Kasi nga, ewan ko, baka may lumalaban sa puso mo, no? So, I believe, yun nakita ko dito kay Felix, eh. Pwede naman niyang husgahan na yun. Okay, umuwi na kayo lahat. Mga loko-loko kayo, di naman kailangang i-hearing pa to, eh.
may labang ka sa religion niya, pabayaan mo lang siya, di ba? Problema niya yung naniniwala siya doon o hindi. Anyway, dinefer. So, nanatiling nakakulong si Paul. When Lysias, the chief captain, alala niyo pa si Lysias last week. So, pati pala siya, hihintayin. Bila, dapat sinabi na lang agad. So, I will know the uttermost part of the matter. So, again, parang madalas nangyayari sa ating mga Kristiyano. Kung sino dito yung inya, pag sinabi nila, justice delayed is justice denied, di ba? Ibig sabihin nito, pag nakakulong ka, tapos, so, litisin mo na ako, kung may kasalanan ba ako, wala. Saka na, bukas. Diyan ka lang muna sa kulungan. Talo ka, di ba? Sino may kilala dito na kulong na? Okay. So, mahirap yan, di ba? So, pero yung maganda naman dito, medyo pumatas naman si Felix. Sabi, and commanded the centurion to keep Paul and let him have liberty that he should forbid none of his acquaintance to minister or come unto him. So, ibig sabihin, kasi alam niya na na wala namang ginawang masama to, ay wag mo namang gulpihin, wag mo namang pagbawalan na bisitain siya ng mga tao. Kasi nga, yung mga kulong, hirap din yan. Alam niyo ba, hindi lang yung nakakulong nahihirapan, pati yung mga kamag-anak, di ba? Nasa namin yan eh. Ang hirap nun, ahatid mo ng pagkain, ahatid mo ng damit. Ang hirap. Okay, pero yun nga, kahit o paano, siya ay may liberty. Ibig sabihin, pag may gusto dumalaw, sige, padalawin nyo. Okay? And after certain days when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul and heard him concerning the faith. So this time, nabos na yun, no? Nag-aalisan na siguro sila. Pero dahil nakakulong pa rin si Paul, medyo ginawa siyang ano ni Felix, binisita siya. Hindi ko mamaya sabihin dito, hindi siya para palayain, parang siguro para ma-entertain lang siya. Nakakita na ba yung gano'n? Minsan kami pag nag ako, hindi ako masyadong gano'n eh, pero si Brad minsan okay lang yun, nag-window shopping kami niyan, hindi naman siya bibili, pero napakatanong. Ano ba to? Lahat na, tinanong na. Mabibili po ba kayo? Hindi, nagtatanong lang. Alam nyo, ganyan minsan yung mga taong hindi interesado, di ba? Especially ito. Nakakulong siya doon, tapos tatanungin mo, tapos wala ka naman palang balak palayain. Amen? So, pinakinggan, obviously, sabi dito, and is a reason of righteousness, temperance, and judgment to come. So, dahil si Paul bilang lingkod ng Diyos, hindi na siya na gano'n. Minsan kami, panigo soul winning kami. Napansin nyo, di ba? Minsan, hindi yung parang kausap natin, hindi interesado, di ba? Parang, kaso tutulungan mo rin pas, parang mag-interesado siya, parang kayo dito minsan. Pag nakikita ko nag-zone out na kayo, katulad ni Jeff. Di ba? Anong ginagawa ko sa inyo? Tinatawag ko yung pansin nyo, di ba? Kasi alam ko, may importante yung sasabihin ko. Di ba, nag-joke dito, nagpapakyut. So, tsatsagayin mo yan kahit medyo lalamunan mo, medyo ano na. Nag-reason siya. Pag sinabing reason, talagang nagsalita siya, alam yung reason, ibig sabihin, ito yung dahilan, di ba? Pag nag-soul winning tayo, basically, ganun. Kung may tanong siya, sasagutin mo yon, di ba? At pansinin nyo, ito maganda yung tatlong bagay dito na binotap dito. Kasi ito po yung parang, ano din to eh, summary din to eh. Ang tatlong bagay daw, sa anong isang bagay siya nag-reason? Righteousness, temperance, and judgment to come. Okay, so pwede mong i-summary dyan yung kaligtasan. Nasaan yung kaligtasan dyan? Parang ngayon yung exemption, di ba? Pag naligtas ka, hindi darating sa yung righteousness, pwede doon. Pasok yung kaligtasan doon. Pag ikaw ay hindi ka naman perfecto, di ba? Walang dapat sa langit. Kaso, ano ba ang katuwiran ng Diyos according to the Bible? Si Kristo ang katuwiran ng Diyos. Di ba? Siya'y namatay para sa atin. Dapat lahat tayo sa impyerno. Si Kristo, minahal tayo. Naging katanggap-tanggap tayo ngayon sa Ama. Siya yung katuwiran natin. Naintindihan niyo ba siya yung katuwiran natin? Parang yung kwento ko nga madalas sa soul winning, di ba? May kasalanan ka, wala ka ng pambayad, may ibang nagbayad para sa'yo.
Pwede bang sabihin ng isang tao? Kailangan ikulong yan. Walang pambayad yan. Inutangan ako. Hindi nagbayad. Eh, may ibang nagbayad na sa'yo. Para sa'yo, para hindi ka makulong, pwede mo sabihin, kulong pa rin. Hindi mo pwede sabihin yun. Kasi binayaran ka rin. Ano mang inaalma mo dyan? So, si Kristo ay namatay para sa atin at tinanggap naman natin siya, nanampalataya sa kanya. Yung sinabi niya, yun lang kailangan mong gawin para maligtas. So, hindi niya kailangang husgahan. So, kaya pag sinama rin natin to, yung pinag-usapan ni Paul tsaka ni Felix dito, kung ano yung sinasabi natin sa soul winning, ganun na ganun. Ikaw ba, Felix, saan ka pupunta? Naniniwala ka ba may langit, impyerno? Kasi yun ang judgment eh. Darating yun sa'yo, either mamatay ka ngayon or dumating ang Panginoon, dinatnang ka dyan, husgahan ka rin niya. Okay, pag sinabing temperance, ano yung temperance? Alam nyo ba yung tempered glass? Diba? Ano yung tempered glass? Ha? A cellphone, di ba? Pag-urig. Lahat naman natin ngayon. Ganun eh, no? Pag sinabi mong tempered glass, ang glass mababasagin yan. Pero pag tinemper mo yan, ininitan, nilamig, initan. May proseso sila dyan, mga bata, kung di nyo alam. Yung table ko sa taas, ano yun? Tempered glass. Okay? Anyway. So, bakit tinetemper? Kasi para tumibay. Alam nyo ba yung Diyos? Pag sinabing temperance kasi para nagtitimpi. Ibig sabihin, tulad nyo misa, nakukulit nyo, di ba? But si pastor, di na lang ano to. Si... Huwag na lang papasukin yung makulit dito. Kasi ganun talaga, pinag-tsatsagaan natin. Amen? Kasi ganun din ako, pinag-tsagaan ako ni pastor. After how many years, minsan doon ka nagkakaroon ng pangunawa. Mali pala ako talaga, tama pala si pastor. Eh kung hindi ka chinaganon, paano? Isa, dalawang ated mo, ayoko sa'yo. Huwag ka nang babalik dito, ha? Diba? So, gusto ko lang sabihin dito, summary, preach ni Paul sa kanyang ang gospel. At pansinin nyo, okay, kami, pag nag-soul winning kami, yung ibang tao matutuwa, pero iba magagalit. Kaya sabihin, ano sinasabi mo, kayo lang ligtas? Ano sinasabi mo, mali yung pare, mali yung ministro, mali yung pastor ko? Iba nagagalit eh. Pero yung iba, siguro, sobrang persuasive ni Paul dito, talagang judgment! Impyerno! Mga makasalanan sa impyerno. Ano nangyari kay Felix? Nanginig! Kasi, sino man nanginginig dito pag nag-preach ako? Tatapang nyo eh, no? Huwag nyo nang patigasin yung puso nyo. Pero minsan, okay din yun. Amen? So, pag nakita mo, dyan, darating yan! Ngayon pa, easy-easy ka dyan, katulad nyan, yung mga, ano ba, mga kasalanan nyo. Hindi, wala to, okay lang to sa Diyos. Ayan, sa mga, ano, di ba, mga bata. Ay, okay lang to, landi-landi lang ako ngayon. Eh, pag sinabi ako ni Pastor, pag tuloy-tuloy ka dyan, pag nabuntis ka na maaga, ano mangyari sa'yo? Ganito mangyari sa'yo, ganito, ganito. Asaktan mo yung church, asaktan mo yung magulang mo. Pag naiintindihan mo 'yan, matatakot ka, 'di ba? So yung bagay na 'yon, positive 'yon. Ang problema kay Felix, ang ginawa niya. Nanginig siya, sabi, "And answered, go thy way for this time when I have a convenient season, I will call for you." Ibig sabihin, sa halip na Paul, anong gagawin ko? Di ba, naalala nyo sa Acts 16? Di ba, yung Philippian J-Lo? Naalala nyo yun? Nanginig din sila eh. Kasi nakita nila, lingkod talaga ito ng Diyos. Di ba, nagkantahan lang sila doon. Tapos, nakawala. Nagkaroon ng lindol. So, natakot ngayon yung J-Lo. Ang una niyang tinanong, anong gagawin ko para maligtas? Amen? So, ganun din tayo dapat. Tsaka yung mga sishara natin. Pinipreach mo na yung kasalanan. Pinipreach mo, may impyerno. Ay, sa tawa-tawa lang, ang hirap nun. Ako, hindi ko agad sineshya sa kanya. Ganito para maligtas. Kasi pag nakita ko walang takot, hindi niya naintindihan. Amen? Hindi niya naintindihan yung judgment na darating sa kanya at sa mga lahat ng tao, basically. So, ang ginawa ni Felix, mali, di ba? Sa halip na tanungin niya rin yung tinanong ng Philippian jailer, anong gagawin ko? Okay, may impyerno pala, anong gagawin ko? Wala lang.
Hintayin mo na lang, pumunta ka sa impyerno. Tama ba yun? Dapat ganun ang tinanong niya eh. Diba? Kaso hindi. Sabi niya, pag may convenient season, ibig sabihin, pag hindi na ako masyadong busy, parang pag nag-soul winning tayo, diba? Lalo na pag kinakatok natin. Eh, di ba ba yung kausap? Share namin yung kaligtasan para mas sigurado kayo sa langit. Naglalaba ako eh. Ayun, madalas natin. Hindi ko alam minsan kung anong nga sabihin ko pag ganun eh. Pero siyempre, gagalangin mo oras niya yun eh. Pero nag-decide na siya. Ayaw niya na mapakinggan yung salita ng Diyos. Hindi niya piniling maniwala sinasabi ng Bible. Nakakalungkot na ewan, di ba? Nakakabwisit. Pero yun, karamihan ng tao, kaya sinasabi dito yun eh. Karamihan ng tao, ganun. Baka kayo, minsan, ganun din kayo. Sabi ni Pasto, hindi ako naniniwala dyan. Ako, wapahamak, ako, naku, hindi totoo yan. Pag dumating na, anong mangyayari? Lagi siya sabi siya, mga young people, dami ko na nakita. Ang ganda ng umpisa nila, talagang mag-church, masaya, lilingkod sa Diyos, na in love lang. Anong nangyari? Ayun na, mag-uusap na yan. Paringgan na naman tayo dyan eh. Ayun na naman, umakabuti naman sa'yo, di ba, Reg? Sino dito yung ayaw sinasabihan ng magulang? Lahat naman tayo. Kaso, mali kayo dun, amen? Kailangan yun. Kung matalino kayo. Ako sa office namin, ganun yun. Sabi nga, diba? Pag yung boss mo lang, hindi ka na sinasabihan ng ito gawin mo, ito gawin mo. Nako, wala ka nang patutunguhan nun. Ganun din kayo. Wala nang pakialam sa'yo magulang nyo pag hindi na kayo, mag-aaral ka na mabuti. Hey, magsipag ka. Gumising ka na maaga. Hindi ka na ginaganon. Pinapabayaan ka na lang. Wala na. Nakakatakot na yun. So, yan. So, kaya kayo, pasalamat kayo. Lagi sinasabi sa inyo, pag tinetext ko pa kayo, may pag-asa ka pa siguro. Kasi nakikita ko, matin ka at least once a month. Diba? Ibig sabihin nun, mayroong konting ano pa yun, tiwala sa Diyos. Pag hindi na, nakita ko na kahit yung iba namin, kinakamusta namin, kasi hindi na ako sinasagot. Tayo nyo akong kachat. Eh, pastor kasi lagi kinakamusta. Kinakamusta, masama bang kamustahin? Kasi iniisip mo lagi, kinakamusta, hindi ka umaten. Hindi ko naman, para lang maalala mo, di ba? Sabi mo, ligtas ka, hindi dapat nasa church ka. Amen. So yan, huwag natin gagayain si Felix. Pwede niya magtanong kung ano yung dapat niya malaman. Hindi pa. Pinagpaliban pa niya. I believe, hindi naligtas to eh. Wala naman sinabi sa Bible eh. Marami sa atin, ganyan. Amen? Iba, naligtas nga. Ano yung next sa kaligtasan? Ano next mo dapat gawin? Ha? O, tama yung kaso. Ano yung next mong nilang gawin? Sinasabi naman sa Bible. Ligtas ka na. Ano next mo dapat gawin? Maglingkod sa Diyos. Bago ang maglingkod sa Diyos, identify mo muna yung sarili mo sa church, di ba? Yung forever kang bisita. Maganda yun. Mas ang pinakamaganda niyan, ano? Ano pa next? Ligtas ka na, iniwala ka sa Bible. Ano next mong gagawin? Diba? Anong inahantay mo? Eh si Felix, hindi nga naligtas. Inumasaklap. Pag convenient na, pag matanda na ako, pasto, saka ako magpapabaptize. Pag dinilay mo ng matagal yan, malamang sa'yo din, di na datating yan. Amen? Kasi nasanay ka na eh. Hindi mo na ako atin. Okay lang yan. Hindi ulit ako atin. O atin ako. Hindi na ulit atin. Okay. Pag nasanay ka, nasanay yung gano'n. Gano'n yung ibang kasalanan. Wala naman nakakalam. Ulitin ko lang. Masanay ka dyan. Anong mangyari? Sanay ka na talaga. Ito siya sabi ko sa inyo yung loko-loko si Felix. Tapusin na natin. Sabi ito, he hope also that money should have been given him of Paul. Sa Tagalog, kaya actually nila ayaw niyang pakawalan si Paul kahit wala namang kasalanan. Bakit? Kasi iniisip pala ni Felix, loko-loko pala si Felix, ang iniisip niya, gusto niya, i-bribe siya. Gusto niya, eh si Paul, alam niya, maraming kaibigan to eh.
Kahit papaano, magbibigay yan. Amen? Pag kinulong mo yan, maaawa yung kaibigan niya, magbibigay ng pera yan para palayain mo. Yun pala iniisip nito. So kaya huwag niyong gagayain si Felix. Amen? At sabi dito, he might lose him, wherefore he sent for him the oftener and commune with him. Nakita niyo yun? Talagang lungo-lungo. Ibig sabihin, lagi niyang binibisita. Di ba? Parang ganun niya, pag binibentahan ka, lagi kang kinakamusta. May ibig sabihin yun, di ba? Pero si Pastor, pag kinakamusta kayo, hindi ko kayo binibentahan, di ba? Gusto kayong maalala niyo yung Panginoon, tsaka yung church. Hindi masama yun. Pero ito, kaya niya daw binibisita si Paul para makaisip si Paul na mag-bribe. Para makawala siya. So, masama to. Amen? So, huwag niyong gagawin yan, ha? Saan niyo ba ginagawa yan? Ingat tayong time, eh. Ano yung naisip ko? Kunwari, yayayain niyo sa ibang lugar na hindi maganda. Okay? Binibisita niyo lagi, bibigay din to. Di ba? Ganun yan, eh. Kahit ganun din yung mga liligawan, di ba? So, kaya lagi kong ano sa inyo. Alamin niyo yung kalooban ng Diyos dyan. Amen? So, ganun din yung mga kaibigan yung unsaved. Maganda niyan, yayain nyo agad sa church, sharean agad natin. Bakit? Pag pinagpatagal mo yun, para kang ano, namamangka sa dalawang ilog, sabi nga nila. So, Kristiyano ka rin, pero ayaw mo sharean yung mga kaibigan mo para kung mali pala si pastor, ay hindi madaling bumalik dito sa mga barkada ko. Ganun yun eh. Eh sabi siya, yung barkada ko ganun, sinabihan ko, sinerean ko sila, ayaw nila, di wag. Namili ako. Okay, tapusin na natin. But after 2 years, Porcius Festus came into Felix's room and Felix willing to show the Jews a pleasure left Paul bound. So nakita na natin, loko-loko talaga si Felix, di ba? So, kaya pala, ayaw niyang palayain bukod sa gusto niyang i-bribe. Bakit niya gustong i-bribe? Or bakit niya gustong i-bribe siya ni Paul? Kasi ganito yan, mga bata, ha? Pag kayo ay nag-bribe, alam niyo yung bribe? Ganun tayong preaching yan eh, nag-suhol. Ano masang may makaka-relate? Kunwari, sa teacher. Sisip-sip kayo sa teacher nyo. Eh, nabanggit ko nga sa inyo last time eh. Ako, matinuro naman ako estudyante, kaso mayroong loko-loko talaga sa college. Hindi ko siya ibabribe, pero parang siya na yung nagsasabi, i-bribe mo ako. Parang pinapahirapan, wala pa kasi kayo sa college. Meron ganyan na ba sa high school? Yung mga teacher na pinapahirapan kayo, na pinapahabol-habol kayo, oh, ma'am, ito na po yung ano, meron pa kayong ganun? Tindi talaga sa ano, no? Sa college lalo, ganun. Yung mga ganun, di ba? Pero pasado ka naman talaga, nag-aaral ka naman talaga. Ngayon, hindi ka nag-aaral, di mali ka rin. Ako, nag-aaral naman ako nun eh. So, wag na wag kayo magbabribe. Amen? Kung kailangan nyo magbribe, mali na agad kayo dun. Eh, pinilit ako eh. Mali ka pa rin. Amen? Parang kailan lang, nahuli kami. Hindi ko pa nabanggit pa lang ito eh. Buti ba't kasama ko si Nabad? Yung galing tayo sa bike. Nahuli kami, mali yung turn ko eh. Buti na, magaling din to si Bud eh. Sabi, pasto po kami. Sabi ko, makakatulong ba yun? Sabi ko, baptist yun. Hindi na ako hinula. Pero yung iba doon, ang gagawin, di ba? O, ito. Magbabribe ka na agad, paano di mo huliin? Eh, paano kung matino pala yun? Di lalo kang na, ano, mali yung magbribe eh. Okay, so, time na tayo. Pero, si Paul, nakita natin, hindi siya nag-bribe. Amen? Kinukulong niyo ako, wala akong kasalanan. Sige, kulong niyo lang ako. Eh, di ba, mas maganda mag-bribe ka na lang para makalaya ka na. Mag-tilt ka talaga eh, no? Pero nga kasi, habang nananatili siya doon, I believe, na nangyayari dyan is, nakukonvict po yung mga tao. Andun si Paul, wala siyang ginawang masama. Parang ganyan, sa bahay niyo rin. Go church ka, kapaalam ka na naman, di ba? Hindi ka pinayagan. Sabi sa'yo, mga bata, sige, hayaan mo nyo lang, huwag kang pumunta.
Next week, paalam ka ulit. Ganun po yan. Yung mga kaibigan nyo, kinukwento nga ng bastos, kunwari, di ba? Alam mo na ngayon, mali pala yun, sabi ni Pastor, sabi ng salita ng Diyos. Anong dapat mong gawin? Eh, natatawa ka na talaga, di ba? Pero pag alam mo masama yun, di nakakatawa sa'yo. Di ba? So, paulit-ulitin niya pa yung paulit-ulitin niya, hinahata ka yung sa side niya. So, huwag mong tawanan. Mas maganda nga yan, pagsabihan mo pa eh. Hindi ko na gusto yung ganyang biruan. Amen? So, ganun si Paul. Hindi niya, sige, babribe ko. Hindi, ayoko magbribe. Bahala kayo. Bahala kayong ikulong nyo ako. Wala akong ginagawang masama. Amen? So, ganun din kayo, yung mga kaibigan nyo. Hindi ko sinabi yung iwanan nyo, di ba? May sinabi ba akong ganun? Ang sabi ko, pag ayaw na sa'yo, dinadala ka sa masama, saka nyo iwasan. Pero habang may pag-asa pa, di ba, kaibigan mo yan eh. Ibig sabihin, ikaw rin yung pag-asa nila, ikaw yung magwi-witness sa kanya. Pag sumusunod ka sa Diyos, nakita niya, sumusunod ka sa Diyos, siya, hindi. Nakukonvict yan. Naintindihan mo yung nakukonvict? Ibig sabihin, nakukonsensya yan. Lahat ng tao may konsensya except yung mga reprobate. Amen? So, tuloy nyo lang yung paglakad nyo ng maayos sa Diyos. Magtiwala kayo sa Diyos. Makikita niya madalas. Mapapakita niya madalas sa pagpunta sa church. Pananalangin. Pagbasa ng Bible. Especially ang pagpunta sa church kasi talagang ano yan, di mo naman pwedeng, uy, nagbasa na ako. Ay, pumunta na ako sa church. Di may tatago yan, di ba? So, may question ba? Doon muna tayo, tinapos lang natin itong kay Paul. No? So, salamat kay Paul. Tapang yan, no? Sana ganun din tayo. By the way, gusto ko sabihin ka lang, kanina, marami po tayong kasama. Baka sabihin nyo, Pastol, napaka, ano, napaka tigas ng ulo. Hindi nagmamas. Sabi nila, bawal ang religious. Marami po tayong kasama doon. Tinitingnan ko sa Facebook eh. Nag-gather, hindi sila sumusunod. Kasi nga alam nung mga tao, wala nang tiwala yan kay DOH. Amen? So, pero again, yung ibang bagay, sumunod tayo para lang iwas gulo. Amen? Okay, sige, let's pray. Ano, may salamat sa katapos naming pag-aaral about Paul na napakita ng Panginoon yung katalinuhan, pagtitiwala sa inyo at the same time. Titiwala sa inyo, Panginoon, pero pag napahamak siya dahil sa paglilingkod, tatanggapin niya yun. At siya po yung titiwala sa inyo patuloy. At kung ano man, Panginoon, gawin sa amin ng nakakalaban, Panginoon, na itatanggapin namin maluwag. Nagtitiwala lang kami na kayo naman pa yung magpoprotekta. At kung ano mangyari sa amin, Panginoon, ay ito po yung inalaw niyo, Panginoon, at hindi po ito aksidente. At ito po yung lalong magiging mapapabuti, Panginoon, yung mga makakilala sa inyo dahil sa aming patotoo na pinaglalaban namin ang inyong kalooban, pagpunta sa church, pagbabasa, panalangin, mag-preach, Panginoon, we pray na mga upcoming events namin maging matagumpay ito, Lord, di ka mapigilan, Panginoon. Maraming salamat din po, Lord, sa mga nagdiwang ng birthday, Panginoon. Pangalagaan niyo po, Lord, sila. Sila po ay usapin niyo, Lord, sa araw-araw, Panginoon, sila po igabayan nyo. At maraming taon pa po ang gamitin nyo, Lord, sila. Turuan nyo po, Lord, sila. Sa panahon na nagitiwala sila, Lord, nag-church sila, I believe sila po nagitiwala. Kahit maliit pa lang, pananampalataya nila, Panginoon, lumago sila. Paunawa nyo po, Lord, ang inyong kalooban. Sila po sumunod, paunti-unti, Panginoon. Later, gamitin nyo din po sila ng gusto. Tulad ginawa sa inyong lingkod, Panginoon. Maraming po salamat sa kanila. Naghanda rin po ng pagkain, Panginoon. In Jesus' name we pray.